Hi guys, Kuyang Sir and Ating Sis. It's me again, Kuyang Robert. We're here at Exo Armoring Company located at Marcos Highway, Cainta, Rizal. Let's check the new delivery of Exo Armoring Company Inc., the Toyota Tundra 3.4-liter V6. Natin yung mga ginawa ni Exo Armoring sa paggawa ng armor ng assault rifle para sa Tundra. So, pasok tayo sa loob, no? Para makita natin. Start the car. Napagandang sakay nito, no? So, silipin natin yung interior ng Tundra, no? Sa Amerika, ito na ho ang parang truck ho nila, no? Na small truck nila na pickup yung Tundra. So, napaganda ho nito. Napakaluwag na tong otong to. Simpleng-simple lang siya. Anyway, go back tayo dun sa ininstall ni Exo Armoring, no? We use assault rifle protection. We use 40mm na thickness ng glass, no? Para sa assault rifle. Actually, 40 to 41mm supposed to be yan, eh. Yan yung mga thickness po niya, no? So, kung makikita ho natin tong windshield natin, no? Ako po, sisilipin ko po siya. Malinaw na malinaw po. Wala hong mga distortion o grado po yung ating glass. Lahat po ng salamin ito, assault rifle. Yung ating po body armor or also in the doors are 6.5mm, no? Na design sa 5.56 and 7.62 na bala, M16 and AK-47. And also, all our doors po ngayon, no? We use steel and Kevlar. So, may backer just because of the what kind of bullet we have in here in the Philippines. We have SS-109 and M190. So, ito ho yung mga added features natin na kinakabit po natin. Sa roof naman po, no, we use 3mm steel, no, which is designed po sa 60-degree angle ng M16. Sa floor naman po natin, na hindi nyo lang makikita, no, wala ho siya sa ilalim mismo ng hasakyan, kundi nasa floor mismo ng hasakyan yung ating Kevlar blanket. Design naman po yun sa dalawang granada exposed together, yung BM51 po. So, kung makikita ho ninyo, no, yung ating pong finish, medyo mas madilim na mamaya siguro ipapakita ko natin yung buong interior sa liwanag po. No? So, kung mapapansin po ninyo, no, lagi po tayo may overlapping. Ayan po. Yung overlapping po natin at ang ating pong bullet catcher. Ayan, lagi kong in-emphasize po yan sa ating mga armor para makita ko ninyo na wala po tayong gap sa auto natin. No? And also here, meron po tayong armor dito in between po nung yung glass po na ito. And then, ito pong portion to sa loob niyan, may bakal po yan. Protection po yan dito. At parang hindi po tayo malusutan ng bala, papunta po dito. So, yan po ang ating mga added features po na ginagawa natin sa Exo Armoring, no? And also, yung ating pong mga hinges po, no? Like this one po, no? Yan po, mga fabricated po yan. Kumbaga, mga solid po na ginawa natin siyang hinges. Same ko ano po yung mga i-discuss ko sa inyo pang every time na nagbablog po tayo, no? So, gusto ko lang kung ilaging i-remind po kayo na ito yung mga features po na ginagawa po natin, no? Ang kagandaan itong pickup na to, meron ka tayong dinagdag dito na medyo kakaiba po, no? Compare with other pickups na ginagawa nating armored. So, ito po, expect ko sa inyo later po yun, no? Ito naman po, no? Babaho tayo. Ever since po, no, nung tayo, gumagang na po yung mga pintuan po natin, no, pag-open and pag-close. Pag-open po natin, so, swabe na po siya. So, alayan lang po natin siya kasi para hindi po pumipit. Ganyan lang po. Open nyo lang po siya, ganyan lang po siya. So, iwas din po to sa maipit yung kamay huni nyo pag medyo naka-slant po. So, tingnan po ninyo. Same. Ito rin po. Yan din po yan. Napakaganda pong ano, auto. Maluwag na maluwag po. Tihilipin po ninyo. Para makita nyo na, yan. Ganyan po kaluwag yung Tundra. I forgot nga pala, no. Yung pala ating mga power window, no. Still functioning in the front, no. Ito, no. Front, left, and right.
So malaki po ang opening niyan. So yung thickness ng salamin natin, sinasabi ko sa inyo kanina, ayan po, ganyan po ang apal po yan. So left and right, functioning po yan. Like before po, in-explain ko sa inyo na ang purpose po niyan is, in case may kausapin tayong checkpoint, hindi namin kailangan buksan ng pinto. Second, baba nyo lang yung bintana. Second po, in case mo lang kayo ng aircon, hindi kayo suffocated sa loob ng kasakyan. Ngayon po, yung kinukwento ko sa inyo yung added features ng otong to, no? Like this one po. Ito pong pinaka-bed po niya. This is armored din po ng assault rifle. So, tinanunin yung ating pagkaka-finish, hindi po halata na armored po siya, no? Yan po ang kakaiba dyan. So, ito po, kung sakali pong tumo yung kamayo sa loob or election time, you can use it. Di ba? Napaka-maayos po niya. Naka-armored din po yan. Yan po yung kagandahan itong ginawa po natin sa armored na to, no? And also, we install a T-step para ho mas madali. Kasi mayroon po manikaw dito. So, nag-provide po ako ng isang steps para pag tumungtong ko kayo, hawak kayo dito. Ito po. Yan. Yan po yung agandahan ng ginawa ho natin dito sa otong ito, no? Yan po, kahit nandito ho kayo, nasa off-road kayo, nakatayo ho kayo dito, napaaganda ho yung pagkaagawa ho natin. Ibay po yan. And also, we install LED bar para if in case, yun nga, sabi ko sa inyo, nasa bundok po tayo, medyo madilim, you can turn on this one, itong LED. Okay, yan po, hanggang dito yan. So, armored po yan. Siguro if you want to put us here, pwede kayo maglagay ng seats dito, kaysa wala naman pong ano, may sumupo na tao, pwede natin mag-provide next time po dito na ayan, ganyan po, para hindi naman sila nahirapan nakatayo. So, yan po yung added na ginawa natin dito sa Tundra, no? Sabi ko nga, maraming pwedeng gawin sa pickup. So, yan po, yung mga access natin. Hanggang dito po yan, meron pong armored yan. So, ito naman po, ang gagawin lang po natin, push lang po siya. Yan po ang agandahan yan. So, since we armored this vehicle na talagang sobrang laki, no? We upgrade the suspension, the brake pads, front and rear, coil spring. Ngayon po dito sa engine area, no, meron po tayong protection po sa fuse box, computer box, and battery po. Yan, naka-cover po yung mga yan. We have also a protection dito sa fender na area na ito. Kaya wala akong lulus na bala po dyan. Same din po dito, meron din po tayo rito. Yan. Meron din po tayo inlagay na ram bumper dyan. Standard na po sa atin yung ram bumper na nakatago dito sa loob nito. Siguro ito, no, first time natin gumawa ng Tundra na modelo at meron pong extra po na armored po dun sa pinaka bed area ho niya. So test drive naman natin, siguro mas maganda para ma-feel naman natin kung kamusta yung ride ng Tundra. Tara, tignan natin. Okay pa rin yung power niya. Lakas. U-turn. Kahit mahaba siya, kayang-kaya natin mag-turning radius. Ganda. Okay siya. Ano? Kung makikita ho ninyo, okay yung power natin. Ayan po, yung handling niya, napakaganda. Braking system, okay. Masyadong maraming added feature tong auto. Ano? Makikita ho ninyo, okay pa rin yung preno natin. Lakas. Anyway, don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel. Kuyang Robert. Kung may mga tanong po kayo, you can call me at 0917-837-3099. Maraming salamat po, and Merry Christmas.